Noong 334 BCE, nagsimula ang isa sa pinaka-epikong kampanya sa kasaysayan. Ito ang Persian campaign na pasisimula ni Alexander the Great, ang kinikilalang isa kung hindi man pinakamahusay na lider sa kasaysayan ng daigdig. Ang kanyang layunin, durugin ang pinakamalakas na superpower ng sinaunang panahon, ang Persian Empire. Sa kanyang pamumuno, kanyang maitatatag ang isang dambuhalang imperyo na magpapabago sa daloy ng kasaysayan. Pero bago tayo magpatuloy, atin munang batiin ang ating comrade na sina Stanley Perez, Frances Foderanan, Benjamin Factor, Anthony Mabait, Legendary 972, Larimi Pieza, Abosino Bicolano ng Parma, Italy, at kay Sassy Gardiner sa pagpapadala ng Super Tanks. Maraming salamat mga comrade sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Kung hindi ko nabanggit ang inyong pangalan, pakihintay lamang ito sa mga susunod na episode. Si Alexander ay isinilang sa lupaing nasa hilaga ng Gresya sa Pella, Macedonia noong 356 BCE. Ang lupaing ito bagamat malapit sa Gresya ay itinuturing na paurong at malabarbaro ng mga kapitbahay nitong Griego kagaya ng mga Athenian, Theban at Spartan. Ang kanyang magulang ay sina King Philip the One-Eyed King at si Olympias. Kay Philip niya natutuhan ang husay sa pamumuno at militar. Samantalang sa kanyang ina naman na si Olympias ang nagpalaganap ng misteryo sa pagkatao ni Alexander nang ipagkalat nito na si Zeus ang kanyang tunay na ama. Kaya naman kumalat ang usap-usapan na may dugong Diyos na nananalaytay sa ugat ni Alexander. Para maging mahusay na tagapagmana ng trono, kinuha ni King Philip ang dakilang philosopher na si Aristotle para maging teacher ni Alexander. Kasama niya sa mga klase ni Aristotle ang maraming kabataan na siya ding magiging general at kasama niya sa digmaan. Sa mga klaseng ito, kanyang natutuhan ang philosophy, science, morality, logic at higit sa lahat ang geography ng Asia. Dahil sa kanyang mga natutuhan sa geography, lubos na naging interesado si Alexander na tuklasin at sakupin ang mga malalayong lupain sa silangan ng Greece. Nang siya ay 16 na taong gulang, natapos ang kanyang pag-aaral at agarang nasabak sa pamumuno bilang pangalawang pinuno ng Macedonia. Sa puntong ito ng kasaysayan, ilang mahalagang pagbabago ang ipinakilala ni King Philip sa militar ng Macedonia. Ang ancient Greece ay gumamit ng mga hoplite para sa kanilang depensa at paikipaglaban sa mga digmaan. Ang hoplite ay isang heavy infantry unit na armado ng 7 hanggang 8 talampakang sibat at may dala itong malaking bronseng panangga. Kapag pinagsama-sama ang mga hoplite, nakabubuo ito ng isang hoplite phalanx, isang solidong pader ng panangga at sibat. Ang pwersang ito ang dumurog sa mga Persian sa Battle of Marathon at Plataea. Sa kabila ng mga matatagumpay na labanang ito, nakaisip ng paraan si King Philip kung paano ito mas mapapabuti. Dito niya ipinakilala ang Macedonian Sarissa Phalanx. Sarissa Phalangites ang tawag sa mga sundalong bumubuo rito. Kumpara sa mga hoplite, ang bawat Sarissa Phalangite ay armado ng isang 16 hanggang 20 feet na Sarissa Spear, doble ang haba sa sibat na dala ng isang ordinaryong hoplite. Itinututok ng 5 magkakasunod na Sarissa Phalangite ang kanilang sibat sa harapan, kaya naman, kung sakaling makaiwas ang kanilang kalaban sa isa, mayroon pang 4 na sibat na nag-aabang sa kanyang harapan. Dahil sa mga pagbabagong ito, lubos na tumaas ang offensive power ng Sarissa Phalanx dahil kaya niyang saksakin ang kalaban sa mas malayong distansya. Ang Sarissa Phalanx ay itinuring na tangke ng sinaunang panahon dahil walang pwersang makakapigil dito sa harapang labanan. Ang kahinaan ng pwersang ito ni Philip ay sa mga gilid at likod nito. Para protektahan ang weak spot ng Sarissa Phalanx, gumamit ang mga Macedonian ng Companion Cavalry at mga Special Forces para bantayan ang magkabilang gilid nito. Ito ang tinawag na pakpak ng Sarissa Phalanx. Nasubok ang lakas ng bagong Macedonian Army at ang husay ng batang si Alexander noong 338 BCE. Magkasamang sinalakay ni Alexander at ni Philip ang Hellenic State ng Ancient Greece.
dinurog ng mga Macedonian ang kinatatakutang Greek hoplite ng mga kalaban. Nang sila ay magwagi sa digmaang ito, tinanghal si King Philip bilang hegemon o leader ng Hellenic world. Pinagbuklod niya ang mga Greek city-states maliban sa mga Sparta sa ilalim ng Macedonia. Ipinangako ni King Philip na tutuparin niya ang pangarap ng mga Griego. Ang sakupin at parusahan ang Persian Empire na ilang beses nang sumasalakay sa Greece at pakawalan din ang mga Griegong nasa ilalim ng mga Persian. Gayunpaman, ang pangarap na ito ni Philip ay hindi matutupad. Ito'y dahil noong 336 BCE, pinaslang si King Philip ng kanyang bodyguard. Ang sinasabing motibo, ang ginto ng mga Persian. Sa edad na 20, si Alexander ang naupong hari ng Macedonia. Agarang pumutok ang isang civil war sa Greece sa pag-aakalang mahinang lider ang batang hari. Dito sila nagkakamali. Gamit ang mabilisang martsa, agarang narating ni Alexander ang lungsod na estado ng Thebes na nagre-rebelyon. Dito niya ipinakita na kailangan siyang irespeto at ginawa niyang halimbawa ang Thebes. Makalipas niyang durugin ang mga Theban sa labanan, winasak at sinunog ni Alexander ang syudad at pinagpapatay ang lahat ng naninirahan dito. Ang ilang mga nakaligtas naman ay ibinentang lahat sa slavery. Dahil sa kalupitang pinakita ni Alexander, natahimik ang buong Gresya at wala nang sumalungat sa kanyang kapangyarihan. Ipinangako ni Alexander na ipagpapatuloy ang nasimulan ng kanyang nasirang ama. Pero bago siya magtungo sa Asia, isang madugong misyon muna ang kanyang ginawa para masiguro ang kanyang trono sa Macedonia. Kanyang ipinapatay ang lahat ng kanyang mga karibal, kasama na ang kanyang mga half-brother sa Macedonia. Nang masiguro niyang wala nang aagaw sa kanyang trono, nagsimula na ang epikong kampanya ni Alexander pasilangan. Nang summer ng 334 BCE, tinawid ng Macedonian army ang Hellespont. Sa puso nito ay ang 9,000 na sarisa phalangites. Sa magkabilang gilid, ang special force ni Alexander, ang Hypaspes o mas kilala sa tawag na Silver Shields. Sa likod nito, ang 7,000 na traditional Greek hoplite. Sa harap naman ng pwersang ito ay ang mga Agrianes, mga light infantry na armado ng slingshot at throwing javelin. Sa kabila ng kahanga-hangang infantry unit ni Alexander, ang tunay na pamatay sa kanyang pwersa ay ang kanyang batikang companion cavalry na binubo ng 1,800 na elite horsemen. Ang pwersang ito ay nasa kanan ng kanyang pwersa. Sa kabila naman ito sa kaliwa ay ang Thessalian cavalry sa ilalim ng veteranong general na si Parmenion. Makalipas tawirin ang Hellespont, narating ng pwersa ni Alexander ang Anatolia kasalukuyang Turkey. Sila ay hinarang sa Granicus River ng Persian army na binubo ng 10,000 Persian cavalry, libu-libong Persian infantry, at karagdagang 10,000 Greek hoplite na binayaran ng mga Persian. Doble ang puwersa ng mga Persian laban sa mga Macedonian. Sa kabila ng disadvantage na ito, hindi natakot si Alexander at agarang sumalakay kasama ang companion cavalry. Sa unang tingin, mukhang kabaliwan ang desisyon na ito ni Alexander. Ngunit ginawa niya ito para protektahan pala ang tumatawid na infantry sa ilog. Naniniwala sa Alexander na kapag nakatawid na ang kanyang sarisa phalanx, hindi na makakapalagpa ang mga Persian. Desperadong nilabanan ng companion cavalry ni Alexander ang mga Persian sa kabilang pampang ng ilog. Sa labanang ito, muntik mamatay si Alexander nang atakihin siya ng dalawang Persian noble. Buti na lamang at nailigtas siya ni Cleitus the Black nang putulin nito ang kamay ng tatagasana kay Alexander. Dahil sa ginawang pag-atake ni Alexander, nakatawid ang unstoppable Macedonian phalanx ng ilog at agarang sumabak sa labanan. Kagaya ng inaasahan, dinurog ng sarisa phalanx ang katapat nito at nagmamadaling nataboy ang mga Persian. Naiwan sa battlefield ang 10,000 na Greek mercenary. Nang maabutan sila ni Alexander, dito binuhos ng general ang kanyang galit. Para kay Alexander, ang mga Greek hoplite na ito ay traidor sa Gresya, kaya naman, pinalibutan niya ang mga ito at walang tinirang buhay.
Natakot at agarang sumuko ang satrap o gobernador ng Anatolia, kung saan ibinigay nito ang Kapitolyong Sardis kay Alexander kasama na ang lahat ng kayamanan nito. Nagtungo naman ang puwersang Macedonian sa tabing dagat at winasak ang lahat ng naval bases ng Persia para maiwasang maputol ng mga ito ang kanilang supply line mula sa Greece. Makalipas ang ilang buwang walang tigil na bakbakan, bumagsak ang buong Anatolia sa kamay ni Alexander. Sunod niyang pinuntirya ang Syria. Habang nagmamartsa patungo ng Syria, naikutan ng puwersang Persian sa ilalim mismo ng kanilang emperador na si Darius III o mas kilala din sa tawag na Darius, ang puwersa ni Alexander at napunta ang mga ito sa kanilang likuran. Nalagay ang puwersa ni Alexander sa alanganin, sa timog ang teritoryong Persian, sa silangan mga kabundukan, sa kanluran ang dagat, at sa hilaga naman kung saan sila pwedeng umatras sana, nag-aabang si Darius III at ang buong Persian army. Ayon sa mga sinaunang tala, ang Persian army sa Battle of Issus ay binubo ng 100,000 na mga sundalo, kung saan 10,000 sa mga ito ay mga immortals, ang personal bodyguard ni Darius. Sa kabila ng disadvantage, una pa ding umatake si Alexander at ang kanyang companion cavalry na labis na ikinagulat ng mga Persian. Sa tindi ng cavalry charge ng companions, bumagsak ang kanilang katapat na Persian unit. Kaya naman, nabuksan ang linya ng mga Persian at nagawang personal na atakihin ni Alexander ang posisyon ni Darius. Sa takot na mapatay, nagkukumahog na tumakas ang Persian emperor at inabandona ang kanyang hukbo. Nang mabalitaan ito ng mga Persian, bumagsak ang kanilang formation at nagkanya-kanyang takas. Dahil sa kawalan ng formation, naging napakadali sa mga humahabol na Macedonian na paslangin ang mga tumatakbong Persian. Nauwi sa isang massacre ang Battle of Issus at kanilang nabihag ang nanay, asawa at tatlong anak ni Darius. Nang 332 BCE, sinuyod ng mga Macedonian ang baybayin ng Persian Empire para wakasan ang kanilang naval superiority. Mabilis na bumagsak ang mga coastal city ng Persia maliban sa isa, ang isla ng Tyre. Tumagal ang Siege of Tyre ng 7 buwan kung saan napakaraming mga Macedonian ang nasawi. Para mapadali ang labanan, ipinag-utos ni Alexander na wasakin ang syudad sa dalampasigan at gamitin ang mga bato ng mga gusaling ito para makagawa ng tulay na lupa. Sa tulong ng mahusay na mga Macedonian engineers, nakagawa sila ng tulay na lupang may habang 1 kilometro. Makalipas ang matinding labanan, bumagsak ang isla ng Tyre at sa sobrang galit, pinapatay ni Alexander lahat ng naninirahan dito at kagaya ng nauna, ang mga nakaligtas naman ay ibinenta bilang mga alipin. Makalipas nito, nagpatuloy si Alexander patungo ng Egypt kung saan siya ay mainit na tinanggap ng mga Egyptian. Siya ay itinuring na tagapagpalaya ng Egypt, kaya naman siya ay pinarangalan bilang Pharaoh. Itinatag niya rito ang isang bagong syudad alinsunod sa kanyang pangalan, ang Alexandria. Habang abala si Alexander sa Asia, nagrebelyon ang mga Spartan laban sa kanyang pamumuno. Ang rebelyong ito ay inisponsoran ng mga Persian. Ang mga Spartan, ang maalamat at kinatatakutang mandirigma ng ancient Greece, ay dinurog ng puwersang Macedonian sa Battle of Megalopolis sa pangunguna ng Macedonian general na si Antipater. Sa puntong ito ng kasaysayan, maging ang mga legendary Spartan ay wala na ding binatbat sa Macedonian war machine. Ipinadala ni Alexander ang mga yamang kanilang nakuha sa kanilang mga nasasakop na lupain sa Macedonia. Nagresulta ito sa mabilis na pagtaas ng ekonomiya at kalakalan sa Macedonia at Gresya. Mula sa Egypt, nagmartsa sila Alexander pasilangan, patungo sa Gaugamela kasalukuyang Mosul, Iraq. Habang patungo siya dito, pinadalhan siya ng liham ni Darius. Ipinangako ni Darius ang kalahati ng Persian Empire, ang kanyang anak na dalaga, at tonetoneladang kayamanan kay Alexander kapalit ng kapayapaan.
Ngunit si Alexander bilang si Alexander ay sumagot ng, "Hindi po pwedeng magkaroon ng dalawang araw sa langit, kaya't hindi rin po pwedeng magkaroon ng dalawang hari ang Persya." Tinanggihan ni Alexander ang napakagalanting alok ni Darius. Nagpang-abot ang dalawang puwersa sa Gaugamela noong October 331 BCE. Ayon sa modernong tala, mayroong humigit kumulang 120,000 na mga Persian laban sa 47,000 na mga Macedonian. Ang Persian army ay binubo ng iba't ibang mga cavalry units mula sa iba't ibang bahagi ng imperyo, mga war elephants, war chariot, at libo-libong infantry unit kabilang na ang mga immortals. Sa kabila ng mga disadvantage na ito, tatapatan naman ito ng tactical genius ni Alexander. Para lituhin si Darius, pinatakbo ni Alexander ang kanyang cavalry pakanan na siya namang hinabol ng libo-libong Persian cavalry. Ito ang inaabangan ng matalinong general. Nang kumonti ang mga sundalong Persian sa gitna, bigla siyang umatake dito kasama ang kanyang special force na Hypaspes. Sinundan ito ng malatangking abante ng Sarissa Phalanx. Kagaya ng Battle of Issus, hindi napigilan ng pinahinang Persian center ang bagsik ng atake ni Alexander at muling nagpanik si Darius. Kagaya din ng mga naunang labanan, nagtatakbo si Darius at inabandona ang kanyang mga sundalo. Malagim na winakasan ni Alexander ang Persian army sa labanan sa Gaugamela, kung saan napakaraming mga Persian ang namatay. Dahil wala nang puwersang pwedeng pumigil kay Alexander, kanyang nabihag at inukupa ang Persian capital, ang siyudad ng Babylon. Dito kanyang nakita ang tunay na yaman ng Persian Empire. Makalipas ng sandaling pagpapahinga, sunod nilang inukupa ang Persian city ng Susa, kung saan naman tinanghal si Alexander bilang emperador ng Persian Empire. Sa kabila ng mga dambuhalang tagumpay na ito, hindi pa din masaya si Alexander dahil hindi niya pa nahuhuli si Darius. Tumakas ang Persian Emperor Pasilangan na siya namang hinabol ni Alexander. Sa kanilang paghabol sa mga Persian, napalaban sa isang mapait na mountain warfare ang mga Macedonian ng isang buwan. Ito ang Battle of Persian Gates. Hirap na hirap si Alexander na talunin ang mga Persian sa makipot na daanang ito. Buti na lamang, isang traidor na Persian ang nagturo sa kanila ng isang lihim na lagusan, kaya't naikutan nila ang mga Persian, pinalibutan at pinatay lahat. Nang malagpasan nila ang Persian Gates, muling nadala ng matinding emosyon sa Alexander at ipinasunog ang marangal at makasaysayang lungsod ng Persepolis. Ginpaman, muling nakatakas si Darius. Bago pa man mahuli ng mga Macedonian ang Persian Emperor, isang kabigla-biglang pangyayari ang magaganap. Tinraidor ng kanyang sariling general na si Bessus si Darius. Pinatay ni Bessus si Darius at idineklara ang kanyang sarili bilang emperador ng Persia. Nang makuha ni Alexander ang katawan ng kanyang kaaway, siya ay nagluksa at ipinag-utos ang isang marangal na libing para sa dating emperador ng Persia. Hindi matanggap ni Alexander ang katraidoran na ito, kaya naman, sunod niyang pinuntirya si Bessus. Noong 330 BCE, muling nagmarcha pasilangan sa Alexander kung saan narating niya ang kasalukuyang Afghanistan. Dito kanyang itinatag ang Alexandria Ariana sa kasalukuyang lungsod ng Herat, Afghanistan. Habang naririto, napag-alaman ni Alexander ang isang planong pagpatay laban sa kanya. Isa sa mga inakusahang sangkot dito ay ang commander ng kanyang pinagkakatiwalaang companion cavalry na si Philotas. Agaran niyang pinapatay ang kanyang commander kabilang na ang tatay nito na si Parmenion, ang kanyang pinakabeteranong general. Naging isang trahedya ang pangyayaring ito dahil parehong kaibigan ni Alexander si Philotas at Parmenion. Dahil sa pangyayaring ito, unti-unting naging paranoid ang hari ng Macedonia. Noong 329 BCE sa silangang Afghanistan, tinraidor din si Bessus ng kanyang mga kasamahan
at itinali at iniwan para kay Alexander. Nang siya ay mahuli, agaran siyang ipinadala ni Alexander sa Babylon at pinugutan sa pagiging Kingslayer. Sa kabila nito, kahit wala na si Besus, ipinagpatuloy ni Alexander ang kanyang kampanyang sakupin ang Asia. Sunod niyang sinakop ang Sogdia kasalukuyang Tajikistan. Dito kanyang itinatag ang Alexandria Escate na nangangahulugang pinakamalayong Alexandria. Sa kabila ng napakalaking achievement na ito, nagagalit na ang mga veteranong Griego at Macedonian dahil parang walang katapusan ang kampanya ni Alexander. Marami sa mga veteranong ito ang hindi pa nakakauwi mula nang magsimula ang digmaan. Karagdagan dito, sumagad na din ang kahambugan ni Alexander. Lumala ang kanyang pagkonsumo ng alak at pagkahumaling sa makamundong gawain. Sumobra si Alexander nang utusan niya ang mga Macedonian at Griego na magpatira pa sa kanyang harapan at sambahin siyang parang Diyos. Hindi ito tinanggap ng kanyang mga kasamahan at muntik nang magrebelyon. Napilitan siyang bawiin ang kanyang kautusan at nakipag-ayos sa Macedonian army, ngunit may lamat na ang kanilang relasyon. Noong 327 BCE, nagpakasal si Alexander sa isang prinsesa sa Bactria kasalukuyang Central Asia. Ang kasal na ito ay dahil di umano'y nahumaling ang hari ng Macedon sa ganda ni Princess Roxana. Pero ayon sa mga eksperto, ang kasal ay para sa politikal na kadahilanan para mapigilan ang mga tribo sa Central Asia na magrebelyon. Ang pagsasamang ito ni Alexander at ni Roxana ay magbubunga sa isang anak na lalaki na papangalanang Alexander IV. Nagpatuloy ang Macedonian Army sa kanilang marcha patungo ng India at Pakistan, ang pinaniniwalaan ng mga sinaunang tao na dulo ng daigdig. Tinawid ni Alexander at ng kanyang mga sundalo ang napakalamig at napakadelikadong bulubundukin ng Hindu Kush sa Pakistan. Sa kanilang paglalakbay, ilang mga mountain tribes ang kanilang tinalo at ang ilan naman ay naging kaalyado pa. Sa pag-uudyok ng kanilang mga bagong kaalyado, sinalakay ni Alexander ang lupain ng Parava sa Indian subcontinent na pinamumunuan ni King Porus. Nagharap ang Macedonian at Indian Army sa Battle of Hydaspes. Ang labanang ito ang napatunayang pinakamadugong labanan sa kampanya ni Alexander. Napakaraming mga Macedonian ang napatay ng kinatatakutang war elephant ng mga Indian. Kalunos-lunos ang sinapit ng sinumang maabutan ng mga elepante. Gayunpaman, dahil sa matinding disiplina ng Macedonian army, hindi sila natakot at nagpanik sa harap ng mga naglalakihang war elephants. Gamit ang mahuhusay na javelin throwers, pinuntirian ng mga Macedonian ang handler at mata ng mga elepante, sanhi para magpanik ang mga dambuhalang hayop na ito at atakihin ang kanilang sariling mga sundalo. Gamit ang mahusay na maneuver, narating naman ng companion cavalry ni Alexander ang likod ng Indian Army at inatake ang mga ito sa likuran. Bumagsak ang puwersang Indian at naipit sila sa Macedonian phalanx sa harap at sa companion cavalry naman sa likuran. Humanga si Alexander sa tapang ni King Porus, kaya naman hindi niya ito pinaslang bagkus. Inalok niya ito na maging satrap o gobernador ng kanyang lupain na agaran namang tinanggap nito. Dahil sa epikong tagumpay sa Hydaspes, muling ginanahan si Alexander na magpatuloy pasilangan patungo sa puso ng India. Hindi ito matutuloy. Nag-mutiny ang hukbo ni Alexander. Ayaw na nilang magpatuloy pa. Marami sa mga ito ang pagod na at nais nang makita ang kanilang mga pamilya. Dagdag pa rito, natatakot na ang mga Macedonian army sa usap-usapang marami pang mas malalaking hukbo at libo-libong mga war elephant na naghihintay sa kanila sa silangan. Dahil sa mutiny na ito, napilitan si Alexander na sundin ang nais ng kanyang mga sundalo na umuwi. Kaysa pasilangan, nagmarcha patimog ang Macedonian army patungo ng Arabian Sea. Mula dito, magmamarcha sila pakanluran pabalik ng Babylon. Tumagal ang marchang ito papuntang dagat ng 10 buwan
kung saan iba't ibang maliliit na tribo ang kanilang nakalaban. Sa isa sa mga labanang ito, muntik mamatay si Alexander nang tamaan siya sa dibdib ng isang pana. Bagamat nakaligtas, pinaniniwalaan ng mga eksperto na dito nagsimulang humina ang katawan ng hari. Nang marating nila ang Arabian Sea, maliit na bahagi lamang ng Macedonian Army ang isinakay sa mga barko. Ang malaking bahagi ng hukbo ni Alexander ay inatasan na magmarcha pakanluran. Pero sa pagkakataong ito, dadaan sila sa notorious na Gedrosian Desert. Ayon sa mga historian, ang desisyong ito ni Alexander ay isang malaking miscalculation sa paniniwalang masusuplayan sila ng pagkain at tubig ng mga barkong Macedonian. Pero ayon naman sa iba, ginawa ito ng hari ng Macedon para parusahan ang kanyang hukbo na pumigil sa kanyang pangarap na sakupin ang buong India. Humigit kumulang kalahati ng kanyang hukbo ang nasawi sa Gedrosian Desert dahil sa matinding uhaw, gutom at pagod. Nang makabalik sa sibilisasyon, agarang nagsagawa si Alexander ng mga hakbang para pag-isahin at patibayin ang kanyang Europeo at Asyanong imperyo. Nagpatupad siya ng mass marriages kung saan ang mga Greek officers ng Macedonian Army ay pinakasal niya sa mga noble women ng Persia. Sumunod, nag-recruit din siya ng 30,000 na mga kabataang Persian na magsasanay sa paraan ng Macedonian Army. Binigyan din niya ang mga ito ng Greek education. Sa kabila ng kanilang mga dakilang tagumpay, hindi pa rin ito sapat kay Alexander. Kaya naman, isang panibagong kampanya ang kanyang pinlano. Ito ang pagsakop sa buong Arabian Peninsula. Sa kasamaang palad, hindi ito masisimulan. Makalipas ang isang matinding inuman, biglang nilagnat si Alexander. Hindi magawang mapabuti ng kanyang mga doktor ang kanyang kalagayan at ilang araw makalipas nito, noong June 323 BCE, nasawi si Alexander. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa din tiyak ang rason ng kanyang kamatayan mula sa sakit, komplikasyon sa napakaraming mga sugat, at ang pinakamalalang teorya, assassination. Walang malinaw na instruksyon na ibinigay si Alexander ukol sa mamumuno sa kanyang dambuhalang imperyo kapag siya ay namatay na. Nang tanungin siya kung sino, ang tanging nasabi lamang ni Alexander, sa pinakamalakas. Nasawi si Alexander sa edad na 32. Ang isang dekadang kampanya ni Alexander ay nagbigay buhay sa isang napakalaking imperyo mula sa Greece hanggang sa border ng kasalukuyang India. Nagawa niyang sakupin ang napakalaking lupain ito sa kabila ng pagiging outnumbered at dehado sa halos lahat ng pagkakataon. Siya din ang namumukod-tanging na itala sa kasaysayan bilang general at leader na walang naipatalong labanan. Ngunit mas mahalaga sa kanyang militar na husay ay ang kanyang debosyon na pagdugtungin ang Asia at Europa. Naghalo at naikalat sa kanyang buong imperyo ang kulturang Greco-Persian. Ito ang tinawag na Hellenistic culture. Dahil sa paghahalong ito, bumilis ang progreso ng sining, agham, pamahalaan, kultura at marami pang iba ng panahong ito. Ang kampanya ni Alexander ang bubuhay sa interes ng mga Europeo na tuklasin ang silangan. Maging ang mga dakilang Romans na susunod sa mga Macedonian ay may malaking paghanga kay Alexander kung saan sila ang nagdugtong ng katagang The Great sa kanyang pangalan. Sa kasamaang palad, ang imperyo ni Alexander bagamat dakila, mayaman at marangya ay united lamang dahil sa kanyang mahusay na pamumuno. Makalipas ang kanyang kamatayan, agarang nag-away-away ang kanyang mga general na tinawag na Diadochi. Nauwi ang pag-aagawang ito sa isang madugong civil war na tinawag na Diadochi War. Isa sa mga unang biktima ng digmaang ito ay ang anak at asawa ni Alexander. Sila ay pinatay ng kanyang kaibigan at general na si Cassander. Habang abala ang mga Diadochi sa pag-aagawan sa imperyo ni Alexander,
Isang panibagong pwersa sa kanluran ang unti-unting lumalakas nang hindi nila napapansin. Ito ang Room. Pero ang topic na iyan ay para sa susunod na nating episode. Napakarami pa nating kasaysayang pagkukwentuhan. Kaya't siguraduhin na pindot nyo na ang like and subscribe button. Muli, ako si Sir Ian at sama-sama nating aralin ang kasaysayan.